Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na to ay gusto kong i-share sa inyo yung isang opportunity na kung saan pwede tayong kumita gaya ng nakikita nyo dito sa dashboard ko. So my total earnings is 89,300 pesos. Alright, if you're new to this YouTube channel, my name is Mark. My channel is Pinoy Influencer. And my channel is all about how to make money online. Okay, then how you can invest your earnings into an investment, tutorials, at motivation. Yun po yung mga nilalaman ng aking video. So if you're new, ini-invite kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click mo yung link or i-click mo yung subscribe button dyan at paki-on yung notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong in-upload na video. Okay, so ang aking dashboard ay Millionaire Influencer. So, total earnings ko is 89,300 pesos. Ang tanong ng iba, nakapag-cash out ka na ba? So, let's see kung nakapag-cash out ako. So, dito tayo, check natin yung payouts. So, video yung payouts ko. Alright, then check natin yung ating history. Wait lang natin, guys. So, nandito na tayo sa aking sa video payout. Okay, so ang ginagamit ko is video account. So, check natin yung history. Yan, guys. So, actually, I started, nag-join ako dito November 18, 2018. Pero hindi ko po siya muna ginawa. Ginawa ko lang siya nung last weeks ng December. Alright? So, check natin. So, first na payout ko, nag-cash out ako January 7. Okay? So, pumasok na yung account ko dyan. So, paid na siya. Na-receive ko na siya is 9,975. Then, request ulit ako ng aking cash out. So, after 7 days, nag-request ulit ako ng cash out. So, nakuha ko naman is 12,800 pero may fee na, admin fee na 5%. So, 12,160. So, after 10 days, nag-cash out ulit ako. Right? So, 19,000 pesos. So, 20,000 siya pero 19,000 yung na-receive ko. Then after a few days, 7, 13 days, alright, after 13 days, lumabas naman 23,400 pero na-receive ko 22,230. Lahat to guys, na-receive ko na sa aking income or sa aking BDO debit card. Now, ano ba ang sabi ng iba? Ano ba kasi yung Facebook na yan? So, ipapaliwanag ko guys sa inyo in detail kung ano ba tong Facebook na to. Right? So, wag make sure natapusin mo yung video. Huwag mo ikakat. Huwag kang lalaktaw kasi para malaman mo yung step by step kung paano kumita or ano ba yung history nito. Okay? So, tapusin mo. Maiksi lang to. Ayan. So, Facebook is an e-commerce business. So, presented by, of course, my name. Ayan. So, apat na katanungan bago ka magsimula sa isang negosyo. Dapat ito yung tinatanong mo. Una, ang tanong mo, dapat legit ba yan? Okay? So, number two, ano ang mga product ng mga yan? At pangatlo, paano ang kitaan? At syempre, paano mo maiwi-withdraw yung kita mo? Sa bagay sa akin, nakita mo na kanina yung pagka-withdraw ko. So, ang Facebook po, ang slogan niya is the only social media that pays. Okay? So, ang CEO and founder, walang iba kundi si Mr. RJ Galinero. Okay? Isa po siyang graduate ng marketing at more than 10 years ang experience niya sa marketing industry at saka sa other industry plus meron silang IT solutions before. Nag-start sila ng Facebook. Okay? So, nag-launch yung company January 2018, so 1 year pa lang yung company.
So legalities and permits. So papakita natin. So SEC. Meron po tayong Certificate of Incorporation. Meron po tayong DTI, meron tayong BIR, at meron tayong binabayaran sa munisipyo ng Quezon City. Alright? So, ang Facebook po ay lumabas na sa TV, lumabas na sa radio, lumabas na sa newspaper, at lumabas na rin sa magazine. So, lumabas na po yung CCEO sa Net25. Lumabas na rin siya sa Eagle Broadcasting, sa Business Cafe. At lumabas na po siya sa radio naman to. Okay? And of course, bago lang ngayong Enero, lumabas din siya sa isang newspaper na Kahirapan sa Buhay, Facebook ang kasagutan. At yung huling-huli guys, yung The Corporate Magazine. Alright? So, ito ay digital disruption. Nasa main page po yung ating interview with CEO and top 2 grocer ng Facebook. So, ano ba ang product ni Facebook? So, yun ang unang tanong nila. Ang number one na product po nila ay e-loading. So, pwede po kayong mag-load sa all network. Alright? So, at saka yung mga gaming. Okay? Number two, meron po tayong airline ticketing, which is yung discount natin, pwede natin gamitin yan, meron tayong discount. Kung ibinenta mo, so may charge ka, may additional income ka. Okay, yung iba kasi, yung plane ticket pala, meron silang additional, bukod sa bayad ng ticket, may additional silang charges. Yun ang kita ng mga airline ticketing. So, imbes na mapunta sa agent, sa'yo na lang yan. Ito yung bago, e-mall. Sa e-mall kasi before, pwede mag-buy and sell doon. Okay, pero today, as of today, noong January 27, nilaunch nila yung bagong product natin, juice drink at coffee. Alright, exclusive yan na mabebenta sa e-mall or exclusive yan na bibili mo sa Facebook na pwede mong ibenta. Okay, pwede mong i-resell. Bibili mo ng affiliate price, benta mo ng SRP price. So may physical product na tayo. Plus meron tayong social media at meron tayong Facebook University. Ito po ay online tutorials kung paano mong gawin yung negosyo sa online. Alright, so how to earn in Facebook? Paano ba kumita dyan? Sa palawang taon na yan. Una, pwede po kayong kumita sa sign up reward. Upon sign up, meron ka ng 300 pesos sa dashboard mo. Alright, wala ka pang ginawa niya. Pangalawa, log in, log out rewards. 4 na beses sa isang araw. So 200 yun, times mo ng 6 days, meron kang 1-2. So sa dalawang to, wala ka pang recruits dyan, meron ka ng 1-5. Magkano yung nilabas mo? 1,000 lang. Pangatlo, meron po tayong tinatawag nilang leveling. 400 pesos, mamaya makikita mo yan. Meron tayong direct referral reward, which is 100 pesos sa bawat maire-refer mo dito. Na nagbayad ha. At meron tayong pairing bonus or match bonus na 100 pesos. Mamaya papaliwanag natin. At yung panghuli, meron tayong tinatawag top trending post sa social media. Meron tayong additional na income kapag yung post mo naging trending. So, ang capital po ay 1,000 per account. Okay? 1,000 pesos lang po, one account. Imagine mo, 1,000 yung nilabas mo, 1,500 yung babalik sa'yo, wala ka pang recruit niyan. Alright? So, yung 6 days income mo, meron kang 1,500. 1,000 lang yung pinuhunan mo. Okay, so ano ba yung scenario? So, alimbawa, this is you. Kapag nakakuha ka ng tao, dalawang grupo yan, merong left at merong right. Alimbawa, nakakuha ka dito sa left. Okay, so meron kang 100 pesos, direct referral ang tao dyan. Okay, so kumuha ka ulit ng tao, nilagay mo sa right. Meron ka ulit additional 100 pesos. At kapag nag-match yan, meron kang additional na 100 pesos. Alright? So, ang tawag dyan, meron ka pang leveling. So, first level dito, sa first level, di ba magpiyatsa, first level, meron ka pang leveling na additional 400 pesos. So, dalawa yung nakuha mo, kung kukwentahin mo, 700 pesos na kagad yan. So, kung halimbawa, ito, si, sabihin na natin ito, si A, ginaya kung ano yung ginawa mo, kumuha rin siya ng dalawa. Siya, of course, kumita rin siya ng 700. Tama?
Tapos si B, sabi na natin, ginaya yung ginawa mo. Kumuha lang din ng dalawang tao niya. Okay? Ikaw, may kita ka pa na additional 600. Tatandaan mo, hindi na ho ikaw yung nag-recruit dyan. Recruit na ni A at saka B. Ito kasi nag-match 100. Nag-match 100, so 200 plus yung leveling bonus of second level ang tawag dyan, may additional 400 pesos ka. So, may additional 600 pesos ka. Okay? So, ganun lang. Halimbawa, ginaya ka din ng downline ni A at saka B. Okay, tatandaan mo guys, ito ay kahit hindi mo na recruits. Recruits to ng mga members mo. So, may additional ka na naman kita na additional 800 pesos. So, leveling plus pairing na po yan. So, sa libangan na mayroong 8 sa kabila at may 8 sa kanan, may additional ka na naman na 1,200 pesos. 800 sa pairing at mayroon po kayong additional 400 pesos sa leveling. At pang fourth level, 16 halimbawa, ginawa tagdadalawa lang, may additional na namang 16 sa pairing at 400 sa leveling. At sa 32 at sa fifth level, ganun din na ginawa. So meron ka rin 3,200 pesos plus 400 na leveling. Paano pag 64 na? Okay? So, 4,000 lang. Bakit? Ang minimum kasi 40 pairs lang. Tapos, 400 sa leveling. So, ganun lang po yung ating structure. Okay? Ganun lang kasimple yung paliwanag po sa ating marketing plan. Ngayon, ang potential earnings ng bawat account is maximum of 4,000 per day. Imagine nyo yan. 1,000 lang yung nilabas mo. Pero maximum na pwede niyang kitain is 4,000 kada araw or 120,000 per month. So kapag one account kinuha mo, 4K per day or 28,000 per week or 120,000 per month ang potential income. Kung kinuha mo 3 accounts, 3,000 yung puhunan mo, 12,000 per day or 360,000 per month ang potential niya. Ito po yung most recommended na package namin, yung dalawang huli. Kapag 7 accounts, okay, mayroon ka 28,000 per day na potential at 196,000 per week at 840,000 per month. At ang maganda ho rito sa 7 accounts, okay, ito po yung merong airline ticketing. Dito po wala po yung dalawa. Okay, pag nakapag-upgrade na yun, pwede. So ito po, at ang maganda po sa 7 accounts, after 6 days, pwede ka na mag-cash out sa BDO mo. Yun po ang kagandahan ng 7 accounts. Okay? So, magkano may ilalabas mo dyan sa 7 accounts? Meron ka ng 3,600 pesos kaagad na may ilalabas after 6 days. Kung ikaw naman ay pinili mo 15 accounts, 15,000 yung puhunan mo, 60,000 per day or 1.8 million per month ang potential mo per month. Okay? Imagine mo yan. 15,000 nilabas mo, 1.8 million per month ang potential. At after 6 days, meron ka na rin 7,600 pesos, direct na yan, or i-request mo lang sa BDO account mo. O after 6 days, wala pang recruit doon. Okay? Commission mo lang doon sa pairing-pairing at saka sa leveling at saka sa direct referral mo. So, yun po yung kanyan. Summary po niyan. So, sabi ko nga, magpiliin mo yung account na gusto mo. One account, income niya after 1 day, after 6 days, 1,500. 3 accounts, 3,000 ang income. After 6 days, 2,000. So, hindi pa pwede ilabas to kasi ang minimum cash out natin is 3,000. So, kaya ang advice talaga namin, mag 7 accounts. Kasi after 6 days, meron siyang 3,600. Meron na siyang pwede ipakita sa mga member or prospect. 15 accounts, ganun din. 15,000 ang puhunan. After 6 days, meron na siyang 7,600 pesos. So, how to withdraw my income? Mabang transfer po. Ang pinaka-effective at pinaka-mabilis, BDO or cash card. Wala na pong iba. Meron ding mga options. Halimbawa, remittance payout sa Cebuana, Mloliar o Palawan. Sa loob ng isang araw, first 100 lang yung ina-accept nila at maximum lang ng 5,000. So, meron din. Pero, siyempre, kung 20 million ko, matagal bago may cash out, maglabas ka na ng BDO mo.
Okay, meron ding OFW payout para sa mga OFW. Okay, nasa dashboard mo yan. Plus, ang payout ay is subject for 5% deductions. Alright? So guys, yun lang aking maisi-share. Yan lang po yung ating presentation. Kapag nagustuhan mo yung Facebook, guys, i-click mo yung link sa description sa video na to, makakapag-create ka ng account. At contact mo yung information ko sa ilalim ng video na to. Nandyan yung aking email, contact number, at cellphone number. Okay, so yun lang aking mai-share. Sana guys, mag-take action ka. Pag nakita mo itong opportunity na to, this is one of the best opportunity pagdating sa online. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. See you guys on my next video.